Whoop! So what's good guys? My name is Sean. Welcome to another video. Boys, welcome na naman sa isang video, boy. Ayan, makikita nyo na yung title dyan sa description or sa topic ng video na yan. Pero bago tayo mag-proceed dito sa title, men, gusto ko lang shoutout to mga tropa natin, men. Kasi, ayan, kaya inuuna ko to shoutout tulad na sabi ko dun sa nakaraang video, men. Kung wala naman tong mga nanonood na to, kung wala kayo, boy, wala rin buhay tong channel na to. So, unahin ko na kayo. So, shout out kay Jason, Vince, Veranga. Lista ko na lang yung mga pangalan yung lahat dyan, ha, para kung mali man yung malagay ko, yan, correct naman dyan. Jamir Mohamed, Emmanuel Magada Ruanse. So, ayun. Meron pa, marami pa to. Yung mga tropa na natin to sa GC. So, kung sa mga hindi pa nakakaalam, may group chat tayo. More than 100 members na yung mga tropa natin doon. And kung gusto nyo sumali, check nyo lang yung message, ay yung group chat video, and message nyo lang ako dun sa page kung gusto nyo talaga. Ako na yung mag-add sa inyo. Ayan, si Piolo Empanya Dionisio. Asawa niya si Eliza de Guzman daw nanonood. So, pag nayari tayong pareho, yari tayo, men. Kay Yong Quintero. Ayan, tropa to. Si Rowy Orosa. Si Win-Win Ihaw, so may channel na to si Win, si Sherwin Tagyam. Subscribe kayo sa kanya, men. Ihaw Games yung ano, series niya. Tapos si Sherwin Valerio, si Kieran Paja, Aldrin Gubala, James Justo, si Chris Adanaza, asawa ni Gab. So Gab, pag nayari tayo, yari kayo, men. Ayan. Si JP Tabar, Ashley Bandiala, Eli Franco, Rexy Cordelin, Rian Jos, Bato Malaki. So ayan, nandyan naman kayo. Maraming maraming salamat sa suporta nyo, boys. Ayan, proceed na tayo sa video. Let's go, basic. So boy, pag-uusapan natin ngayon is cheat day. Paano kung nakapag-cheat day ka or napakain ka ng madami kasi habang nagda-diet ka? So, example, may event, may fiesta, may birthday, or name your event. Basta napakain ka or napasobra ka ng kain, or simply, hindi mo lang napigilan yung sarili mo sa pagkain ng madami. Nakapag-cheat ka talaga. Anong gagawin mo kung ganun yung nangyari? Anong solusyon dun? So, eto boy, ah. Explain ko muna sa inyo, bago ko sabihin yung solution nyo dyan. Explain ko muna sa inyo, bakit kayo nakakapag-cheat day na hindi nyo napipigilan? Kasi yung pag may event, understandable naman na syempre pag minsan nakakahiya, pag di ka kakain, pag may event, diba? So, pag-uusapan muna natin yung talagang hindi na makontrol na cheat day. So, bakit ka napapasobra sa kain, men? And ito yun. Kasi boy, meron tayong mga hunger hormones. Marami yan. So, mainly na lang. Mainly ghrelin. Ghrelin and leptin. So, pop ko na lang dito yung definition nila. Pinaka-importante dyan is yung leptin. Or yung hormone, hunger hormone na nasa utak. Mainly sa hypothalamus. Kasi yan talaga yung kailangan ma-balance. Kasi pag hormonal imbalance, syempre, makaka-develop ka na ng eating disorders. Tulad nga niyan, nakakapag-cheat day ka na ng hindi sadya. Kaya, ayun, leptin. Ngayon, boy, syempre, pag pabagsak na ng pabagsak yung leptin mo, ayun, makakakain ka na nga ng madami. Kasi based on the definition, short definition, is yun yung hunger hormone mo. Syempre, pag naka-calorie deficit ka or naka-diet ka, pabagsak ng pabagsak lahat ng kinakain mo or deficit ka talaga. So, yung leptin mo, laging nagsisend ng signals yan sa katawan mo, sa nervous system mo na kailangan niyang kumain ng madami or parang lagi niyang pinaparamdam sa'yo na gutom ka. So, ito yung feeling na hungry, H-A, hungry. So, lagi kang gutom, tas pag naiirita ka lagi, di ba? So, pag naka-diet kayo, nararanasan nyo to, boy. Hungry feeling. And, ayun, dahil yun sa leptin, kasi bumagsak na siya. And, ayun, cheat day. What causes that? Cheat day. Napapa-cheat kapag bagsak na yung
leptin mo. And ngayon, anong solution doon? Anong gagawin mo pag napakain ka or napacheat ka? Pasensya na sa hada, no? Dito ako kumukuha ng pwersa. Ayan. Anong gagawin mo, men, pag napapakain ka or napakain ka? So, anong solution doon? So, syempre, naisip mo baka, ay, masisira na yung diet ko nito. Kumain ako ng marami, sayang naman yung pinaghirapan ko. So, iisipin mo, men, magkakardyo ako ng marami bukas. Babawasan ko lalo yung calories ko bukas kasi wala eh, ganun talaga, napakain ako. So, ayun, ganun yung iniisip nyo, men. So, hindi ganun, boy. Hindi ganun yung solution dun. Ganito lang yung gawin nyo, men. Pag napakain kayo ng cheat day or napakain kayo ng sobra, is balik lang kayo sa same old routine nyo, men. So, you don't need to lalong stress out yung sarili nyo na mag-extra cardio pa, damihan palag, bawasan palalo, I mean yung calorie intake nyo, para lang makapag-compensate dun sa cheat day na nagawa nyo, men. Hindi yun optimal, lalo lang magiging deprived yung sarili nyo sa diet na yan, and lalo lang babagsak yung hormones nyo, lalo lang magiging imbalance yung hormones nyo. Ayun yung mangyayari dun. So, ayun yung solution ko sa inyo, is balik lang kayo sa normal. For example, nasa 1,700 na lang yung calories nyo. Same lang kayo sa 1,700 calories. Tapos, pag di nyo na talaga mapigilan yung cheat days nyo, sa susunod, ganito yung gawin nyo. Apply refeed days or cheat meals. So, strategic refeeds. Yung hindi talaga ito mapigilan, ha? Strategic refeeds and cheat meals. So, mas mainam yun. Mas magpa-process ng katawan mo. Siyempre, ayun, ito yung sinasabi nilang parang it resets your metabolism. So, syempre, pag paka-deficit ka ng pa-deficit, di ba, bumabagsak yung hormones mo. Tapos, nababawasan din yung kinakain mo. Tapos, bigla kang mag-overfeed lang ng konti. Not exceeding your, maintenance or saktong maintenance lang. So, pababa ng pababa. Tapos, bigla mong aangatan yung calorie intake mo. Ayun. And biglang, tangina ng katawan ko, kumain ulit ng ganun. Parang ganun, diba? So, masyashock yung katawan mo. And, ayun, parang extra reset lang sa hormones. Tapos, ganun, same cycle. Tapos, pag umangat yung ano mo, yung cycle mo, tapos bababa ka lang, bumababa na naman ulit. I mean, sa deficit. Ayun, ganun lang. Kaya, ina-apply yung cheat meals and refeeds pag nagda-diet. So, okay lang yun. Pag napa-cheat ka, boy, balik ka lang sa normal. Don't overdo cardio. Don't overdo your deficit. Huwag ka nang hihila ng pagkain pa. Kasi, lalo ka lang madidisgrasya pag ganun, men. Hormonal imbalance. Kailangan balance lagi yung hormones nyo. Wherein, pag naka-deficit, medyo malabong i-balance kasi deficit nga. Medyo nasa survival mode yung katawan natin. And ayun, boy, yun yung suggestion ko sa inyo. Best suggestion pag napapakain kayo. Cheat days or hindi nyo napigilan yung sarili nyo, men. Kasi ito, naranasan ko to noon. Madalas nung nagka-crash diet pa ako kasi, ayun, medyo deprived niya ako sa mga pagkain. Siyempre, pag matagal kang deprived sa pagkain, di ba? Mapapakain ka ng yung parang natikman mo yung isang pagkain, men, tapos hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Alam ko sa inyo, maraming nakaka-experience ito, yung tikim lang, sabi mo, tikim lang, di ba? Tapos, nung natikman mo na, parang, uy, tuloy-tuloy na, hanggang di mo na mapigilan, hindi mo na malaman kung yung gagawin mo sa kakain mo. Gusto mong pigilan, pero hindi mo mapigilan. Di ba? Maraming nakaka-experience na ito sa inyo, panigurado. Ayun. Dahil yun sa hormonal imbalance. Gusto ng utak mo na sige, kain ka lang ng kain. Basta huwag kang titigil hanggat di ka nabubusog. Wherein tapos mararamdaman mo, wala akong kabusugan na. Diba? So ayun, dahil yan sa deprived ka na and yung mga hunger hormones mo is bagsak na, boy. That's where you apply cheat meals and cheat refeed days. So strategic cheat meals and refeed days. Ayan. Ganun lang yun, men. So, balik normal. Tapos, yung sinabi ko previous, wag na wag kayong magpapakahirap. Basic lang yung catchphrase natin dito, boy. And
Ganun lang yun, boy. So, kung umabot ka sa video na to, sa point ng video na to, men, maraming salamat sa panonood. Hingin ko lang yung suporta mo by tapping that subscribe button kung bago ka dito. Kasi kung di nyo pa alam, halos nasa 70% yata yung not subscribed na nanonood sa atin. So, kung nag-subscribe ka, maraming salamat. Welcome sa channel. And kung hindi, okay lang din. Salamat pa rin kasi pinanood mo yung video natin. And then, sana safe pa rin kayo, boy. And GCQ na starting today pag na-upload tong video na to. Ayan. So, ingat-ingat sa paglabas, sa pagkakasalamuha sa mga tao, men. Ayun lang naman. So, maraming salamat sa inyo, boys. Outro na tayo. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Basics, stay safe sa inyo.